si Brother Kiko Matos. Mucha, ano yung dala mo, brother? Ah, Deva. Bro. Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Paraklauting ha, ayos ha? Yes. Kay Papa RJ Nieba. Yes. Boss RJ, shoutout sa'yo. Ayan. Dito na mga parak. Okay. Ito, Boss Toyo, alam kong magugustuhan mo to. Ano yan? I mean, chine-check out ko yung shop nyo. Ang daming items dito na may historical significance. Ito, dala ko may historical significance. Sige, ano ba kaya yan? Ito, Boss Toyo. Short! Yes. Not just any shorts to. Ito yung shorts na sinuot ko sa laban namin ni Baron Geisler sa URCC. Ah, sa URCC. Noong 2016. 2016. Yeah. Alright. May pictures ba tayo niyan? Yes, yes. Sa search ko pa. Search pa. Sige, sa search pa. Alright. Ah, sige, hintay lang. Tingnan natin. Short ni Kiko Matos. Kalaban mo si Baron Geisler. Sino nanalo doon? Tabla. Tabla, di ba? Para skin pagod noon. Nagsimula ka pa lang ng mga MMA mo noon, no? Oh, first time ko. Oh, first time mo. Actually, time. Pero kung ngayon nang mangyayari yun, iba na. Ay, iba na. Oo, wala iba kasi na. Cardio noon eh. Walang mga proper training. So, meron man pero hindi ganun katagal eh, no? Hindi. Ang preparation nyo noon, saglit lang. 2 weeks. Wala po kayo sa inyo nun. Para makapagkuha ng cardio ng 2 weeks, di mo kaya yun. So, hindi. Talagang... Napalad yun. Alam ko, parang... Pero mas siningal din si ano doon, ha? Si Baron. Pareho. O, parehas talaga, ano? Sige, tingnan natin yan. Tingnan natin. Saan naman, ano? Saan shot po natin, loves? YouTube na lang. Ay, sorry. Tingnan natin. Mag-charge ko siya. Oh, mahina yung data ko dito, eh. Ah, sige, na lang. So, yan. Tingnan natin. Baron Geisler versus Kiko Matos Bigwasan at Valkyrie. Hindi ma-play. Ayun na, nakita ko na. Nakita ko na eh. Nakita ko na yung short. O, kumikita pa sila. Kaya yung video to. Your CC. Inquire. Dahil si Baron yan, ako nandito ako sa atin. Hayabusa, nakahayabusa. Oh, ayun na. Yun. Oh, laki ko na. Oh, putya. Alright! Ang galing mo! Ang galing mo! Magkano? Magkano? Well, magiging realistic ako dito. I mean, nagtanong-tanong ako sa mga tao. So, hindi naman ako katulad ng iba na super overpriced. I think 120. 120K. 120K? 120K. Bigyan natin ang konting explanation regarding this. Okay, so 120K from Kiko Matos. Siyempre, dati ka ng artista pa, bata pa lang, di ba? Hmm. Tapos, unang sabak mo to sa MMA. Yes. So, kumbaga, this short is parang, as an MMA fighter mo to, parang debut. Di ba, tama ba? Pero, I don't think na 120K is yung price para dyan eh. Ano bang price na best kasi, offer mo? Kasi, kunyari, ang hirap din eh. Kasi syempre kung MMA fighter, kunya short siya ni Falayang. Oo. 'Di ba MMA fighter 'yun, siguro baka mga worth sa championship, yung championship worth niya. Pero siguro at max pwede kong bilhin yun siguro mga nasa 20 to 25. So, if i-compare natin yung MMA career mo on this time, yung time na suit mo to, ang layo eh. So, di ba? So, para sa akin siguro, start ako sa 5,000.
5K? 5K. Kasi ano eh, if you were MMA fighter na talaga na known na for parang exhibition kasi to, di ba? Yes. It's an exhibition match. And then, general list din to short na to, di ba? This is not one of one. Short no, this is just one of one. Yung brand na to, this is just made for you ba? Yes. Hindi ba to, wala na neto sa Pilipinas. Yes, pero malamang hindi to one of one eh. I don't know, hindi ko lang sure. Pero siguro at max, 10,000. At max. Hindi ko naman minamaliit yung pagiging MMA fighter mo or what. Well, hindi naman yun yung ano ko, selling point. Eh. Selling point ko, this is part of social media history. Yes, andun na tayo. Oo, talagang marami na din nun. At first time na lumabas, actually, parang kayo nga yung pinagayaan ng wala pa Battle nun of YouTubers. Parang, di ba? Wala pang Jake Paul nun. Oo. So, wala pa mga social media or mga celebrity na naglalaban cage. So, ang historical significance nito ay kaming dalawa yung unang celebrity artista na lumaban sa cage. Which mixed generated mixed martial arts. Yes, mixed martial arts. Which generated a lot of attention. Yes, frenzy. Yes. And press con yung mga at hindi lang sa Pilipinas. Oo naman. Maraming Pilipino sa buong mundo. Yes. So, baka you can do better than 10K. Tingin ko, hanggang 10K lang. Hanggang 10K lang, bro. Parang, siguro, ngayon, nasa MMA ka, mga sooner fight, mga later fights mo, yan, di ba? Pero kasi, Eh, parang feeling ko, dinadownplay mo ako eh. No, hindi kita dinadownplay dito. Walang downplay dito. I'm just expressing yung ano lang yung naramdaman ko towards dito sa shorts na to. Hindi, kasi parang, ano eh, sobrang baba eh. Baba talaga eh. Hindi kaya baka mataas lang yung asking mo? Kasi yung iba, napapanood ko, pupunta dito, papasok dito, magpa-price ng mataas. Mas mataas pa nga dito eh. Tapos, kung titingnan ko kung sino yung tao na yun, parang sino ba yun? Tapos bibili mo sa price nila, tapos ito, 10K? Hindi, kasi meron kasi akong mga iba-ibang barometer, iba-iba yung tingin ko. So, if meron akong kukunin sa'yo, siguro, meron ako na sa akala ko nga yun ang dala mo eh. Hindi ko na lang muna sasabihin sa'yo para hindi ka magkaroon ng idea kung ano yung gusto kong bilhin na mula sa'yo eh. Meron ako something na nilabas ka, napanood ko sa page mo na something item mo na nakakatawa na yun yung gusto ko sanang bilhin. Yeah. Hindi naman yung dala ko eh. Ito muna. Yun nga. Pero dito, 10,000. Hanggang 10,000. 10,000 lang? Yes, 10,000 lang. Hanggang 10,000 lang dito. Hanggang 10,000 lang ako, bro. $120. Alam mo, kaya pala pangalan mo, Toyo, no? Bakit? Bakit, bro? Ang inalakas ng Toyo mo, ka? Hindi, sinasabi ko lang yung tama. Siyempre nga pala ako nga pala, siyempre, Pinoy Poster, Boss Toyo, dito ako ngayon, pero siyempre, paalala sa inyong produkto namin ang Mr. Pini Peanut Butter, ang peanut butter ng mga sikat. Hindi lang kasi dahil masarap to at malinamnam. Talaga namang ito talaga yung hinahanap ng mga sikat ng mga aking mga kaibigan dahil napakasarap nito. So open pa reseller at distributor to. PM lang kayo sa Mr. Pini Peanut Butter. Yes! Maraming salamat! Keng!
Kaya pala pangalan mo, Toyo, no? Bakit? Bakit, bro? Ang inalakas ng Toyo mo, ka? Hindi, sinasabi ko lang yung tama. Kasi hindi pwede yung sasangayin ako sa price mo. It's your price and my price. Fuck this shit. Doon lang. O, sige, bahala ka. Basta, yun lang yung price ko. Wala tayong dapat pag-usapan. Sige. Basta atin ka lang. Alright, so next!